Welcome to Invested. So today, pag-uusapan natin ang panibagong insider transaction ng Universal Robina Corporation. So kung ready ka na, stay ka lang, I'll show you how. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na i-subscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas. And also, huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong ating video para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel. And samahan nyo ako na pataasin natin guys yung less than 1% na nag-i-invest dito sa ating bansa. Okay? Ito ay pinablish noong January 25. Dito naglalaman, Chairman Emeritus recently bought 41 million pesos worth of stock. Noong January 18, Sir James Gokongwei ay bumili ng around 321,000 shares on market sa approximately price na 126 pesos per share. Sa loob ng 3 buwan, ito yung pinakamalaking insider buying sa company. Sa loob naman ng 1 taon, yung total na binili ng mga insiders dito ay umabot ng 120 million pesos na. Ito yung transaction ng mga insiders dito sa URC. Kung mababasa natin dito, simula December 3, 2021 and until now, napapansin natin dito na puro si Sir James Gokongwei yung bumibili ng shares sa URC. So take note lang natin guys na magkaiba ang insider transaction versus sa company buyback. Okay, so pag sinabi natin company buybacks, ang capital mismo ng kumpanya yung para tumas yung percentage of ownership ng mga shareholders ng kumpanya. Now, pag sinabi naman natin insider transaction, ito yung sarili mismong pera ng mga namamahala ng kumpanya. Pag nakikita natin na yung mga insider transaction ng kumpanya ay majority bumibili, ibig sabihin yan, ang outlook ng mga insiders dito sa company ay nasa positive side. And also, malaki yung tiwala nila na tataas pa yung share price ng company. And syempre, kapag bumibili naman tayo ng kumpanya, isa lang ang gusto nating ma-achieve, na kumita tayo. Pag nakikita naman natin na ang mga insiders ay nagbebenta na kailang shares, so there's a lot of reason no, kung bakit sila nagbebenta. Una-una, pangbayad ng tax, panggamit nila sa ibang businesses, pangbayad ng bahay, pambili ng kotse, and many things. No? So there's a lot of potential reason kung bakit nagbebenta ang mga insiders ng kumpanya. So for me, kung tatanungin niyo ako kung ano yung mas magandang, mas bigyan natin ng pansin ay yung mga insider na bumibili ng shares sa kumpanya. Para mas lalo nating makita ang insider transaction sa URC, ito ang insider trading volume. So in the last 9 months ago, ang biniling shares insiders dito ay umabot ng 13.4 million pesos. And in the last 6 months ago, ang total na pinasok na investment ng insiders lang dito, 105,000 pesos lang. And ito na nga, no, in the last 3 months, ang pinasok ng insider ay umabot ng 106.4 million pesos. Kung pagbabasihan natin yung transaction lang ni Sir James Gokongwei sa company, so gumawa ako ng portfolio para mapagbasihan natin kung ano ba yung average price ni Sir James Gokongwei dito based sa nakita natin na transaction niya sa loob ng 1 taon. So guys, i-repeat ko lang, disclaimer lang. So yung pinagbasihan lang natin dito ay yung insider transaction ni Sir James Gokongwei sa loob ng 1 taon. Okay? Para malinaw guys, no? So yung average price dito ni Sir James Gokongwei ay nasa 128.41 pesos per share. At yung current price ngayon ay nasa 126 pesos per share. Ang kanyang unrealized loss ngayong araw ay nasa 1.5 million pesos. At ang kanyang total return based sa kanyang transaction ay negative siya ng 1.88%. So bumaba yung kanyang investment ng 2 million pesos. Ito ang performance ni URC through the years. So guys, ano masasabi nyo sa pinapakitang galaw ni URC ngayon? Ano sa tingin nyo yung kakahinatnan ng performance ni URC? Kaya pa ba niyang tumaas or bababa pa siya ng sobra? Pakicomment naman sa baba ang inyong saloobin dito sa URC at labis kong ma-appreciate iyan. So maraming salamat guys sa supporta nyo dito always sa ating channel. And this is Pesci Warrior na nagpapaalalang, invest wisely and see you on the other side. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, please subscribe kasi nag-a-update ako dito or nag-a-upload ako ng mga video araw-araw para maging updated yung mga value investor natin dito sa ating bansa. And also yung mga tinatopic din natin dito ay mga dividend, like upcoming dividend, mga top dividend stock. Sineshare ko rin dito yung mga latest insider transaction ng mga kumpanya. Nagsishare din ako dito ng aking portfolio transaction. Ayan, makapapansin nyo. So kung gusto mo mapanood guys yung ating portfolio transaction and history sa channel natin, so click nyo na lang ito guys. So every time na bumibili ako at nagbebenta ng mga stocks na hawak ko, ay ina-update ko ito.
At syempre, meron din tayo dito mga advice, no? Hindi lang sa akin, kundi sa mga great investor like Warren Buffett and many legendary na mga value investor. And meron din tayo ditong episode kung saan sinishare ko dito yung aking step-by-step process kung paano ako pumipili ng mga company, no? From start to finish. And also, sinishare ko rin dito yung mga individual review ko sa mga kumpanya na mga nire-request ng ating subscribers. At marami pang playlist na pwede kang matuto dito sa ating channel. Kung gusto mo na mga ganitong content, huwag mo nang kakalimutan na isubscribe. So guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming maraming salamat sa inyo, sa suporta, and as always, invest wisely and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Peso Warrior na nagpapaalala, invest wisely and see you on the other side.